si awit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Si awit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Si awit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa banal na misa, ginugunita po natin si Santo Domingo Pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawiing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan na way tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon na ikaapat na buwan na ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Kaldea sa baybayan ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. Nang sila'y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak. Parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Parang ragasa na isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman, ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos.
Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpuri't magdiwang, kasamang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinaka maigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis sa mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba? O sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon hindi ipinababayad ang mga mamamayan, gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa, ihagis mo ang kawil, kunin mo ang unang istang mauhuli, ibuka mo ang bibig nito, at may makikita kang isang salaping pilak, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagninilay sa ating mga pagbasa, Propeta Ezekiel, ang ating unang pagbasa, binanggit dito, ang Panginoon sinasamba ng apat na lumilipad na nilikha. Yan ang pagsamba pagdakila. Sa simbahan kadalasan po, kung titingin kayo sa taas, yung mga simbola ng mga ebanghelista, San Mateo, tumingin kayo sa taas. San Mateo, Marcos, San Lucas, sa taas ko, San Juan.
Meron pong taong may pakpak, may leon, may pakpak, may bakang may pakpak, at siyempre yung agila, may pakpak yun. Ito ang simbolo ng mga ebanghelist, ng mga nilikha na lumilipad na may pakpak. At itong simbolo nito ay pagsamba natin, pagdadakila, pagpaparangal, pagluluwalhati sa ating minamahal na Panginoon. Galing po sa kay Propeta Ezekiel yan sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo natin ayon kay San Mateo, tayo po yung mga mananampalataya. Ang ating destinasyon ay sa kaharian ng Diyos. Ngunit habang hindi pa tayo nakakarating doon, ang mga mananampalataya ay mamamayan. Hindi na po ako, kahit gustuhin natin o hindi, nasa isang politikong sitwasyon tayo. Nagkakahati-hati tayo sa may dibisyon dahil sa politika. May kuro-kuro nito, may kuro-kuro niyan. Si Jesus din, meron siyang pananaw tungkol dito. Siyempre, buwis. Ayan. Tingnan ko na yung mga mukha ninyo. Sino ba may gusto niyan? Ayan. Pasensya po, yan ang ebanghelyo natin. Pero para wala silang masabi, para patuloy tayo sa ating gawain na mangaral ng ebanghelyo, para walang iskandalo, maging masunuring mga mamamayan tayo. Sumunod tayo sa batas. Kahit na ba yung batas, akala natin, sa palagay natin, minsan lumalabi sobra na o kaya wala sa lugar. Pero sabi nga sa Latin, lex dura sed lex. Ano yun, Latin? Ang batas ay mahirap, pero yan ang batas. Mahirap nga yung batas. Ayaw natin, pero yan ang batas. Sumunod tayo. Kahit na ayaw mo sa batas o hindi, yan din ang pananaw ni Jesus. Kaya, Simon, gumawa siya ng miragro. Mamingwit ka ng isda dyan. Sa bibig nito, yung unang makukuha, may pambayad tayo sa buwis yan. Bayaran mo. Ang santo ngayon, si Santo Domingo. Ilabas ko po yung Santo Rosario. Magdasal po tayo ng Santo Rosario. Bahagi ng isang debotong matapat, mayroong nagro-rosaryo at may rosaryo sa katawan. Magdasal po tayo sa mahal na Birhing Maria. Pagdasal natin ating pamilya, meron kayong personal na hinihiling, magdasal tayo ng Santo Rosario. At ang Santo Rosario, kwento ni Jesus, kwento ni Maria, kwento ni San Jose. At kung nagro-rosaryo tayo, ang kwento natin, ikaw, ako, komunidad natin, kalakip kasama sa kwento nila. Mag-rosaryo po tayo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Tugon po natin, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan sa mandako ng daigdig, naway walang takot ang magpahayag ng pinahahalagang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig, at ang mga organisasyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan
naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkahalatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Tayo naway, maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan, at kakapatiran ng iyong bayan sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa. Niling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga inihahain naming palalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagan dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Domingo ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihihag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bagay niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Jose, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol Santo Domingo de Guzman, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ay iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuwi mo aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsala'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagkalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin haring nasa trono. Kanyang alay sambayin, Viva Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga ng kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabaspas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan. At tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus,
Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na. Magsiupo na po ang lahat.